At ito na mga idol ang ating update sa mundo ng PBA. Naging emotional nga ang nangyaring laban sa Game 5 ng TNT kontra sa Barangay Ginebra. Bukod sa natalo ang Ginebra, ay may masamang nangyari pa nga dito kay Noy P. Justin Brownlee. Ayon kasi sa report ay na food poisoning umano itong si Justin Brownlee. Sa naging laban kasi kahapon ay makikita natin sa video na namimilipit sa sakit itong si Justin Brownlee mga idol. Mangyak-nyak nga ito sa sobrang sakit. Maga kasi nilabas ni Coach Tim Cohn etong si Justin Brownlee dahil hindi umano maganda ang kanyang pakiramdam. Ayon naman kay Ronday Hollis Jefferson na hindi umano siya natuwa sa nangyari. Hindi siya masaya sa kanilang naging panalo. Hindi rin siya natuwa sa naging laban kahapon. Dagdag pa nito na naging mas challenging umano para sa kanya na makaharap si Brownlee sa loob ng court. Umaasa naman siya na mapadali ang recovery ni Justin Brownlee bago ang kanilang laban bukas sa Game 6. Well, wala pa rin kasiguraduhang makakabalik si Justin Brownlee sa Game 6 mga idol dahil bukas ay magaganap nga ang kanilang sunod na bakbakan. Tapos yung recovery time ng isang pasyente ay umabot ng 12 to 48 hours. Ang tanging solusyon na lamang ngayon ng Barangay Ginebra ay ang kumuha muna ng import na papalit kay Justin Brownlee. Pero masyado nang alanganin ang panahon dahil bukas na nga magaganap ang kanilang laban. Kung isusugal nila ang kalusugan ni Justin Brownlee ay baka ito pa ang ikapahamak niya dahil kailangan pa naman si Brownlee para sa SEA Games. Kung palalaroin si Brownlee para sa Game 6 ay may chance pang makapalag ang Barangay Ginebra sa laban. Pero ang kapalit naman ito ay ang kalusugan ni Brownlee. Sa tingin ninyo mga idol, isusugal kaya ng Barangay Ginebra etong si Brownlee or ipaubayan na lang sa TNT ang kampiyonado? Pag-usapan natin yan sa ating comment section. Severe food poisoning. He tried to go through the first half and did a pretty good job, but by halftime he was out. And you could see it when he started the second half. He just didn't have anything. He was throwing up at halftime, and he was throwing up on the bench when we took him out. And now he's taking us to the hospital. Maybe something we probably should have done before the game even started. Probably should have him in the hospital, but he wanted to come and try. So he tried, but he wasn't down. Bottom line is, we made some turnovers down the stretch. We couldn't rebound without Justin there. And that's the story. Be better, more poised down the stretch. So now it's twice a week. So we're going to go out. Hopefully Justin will be better after being in the hospital. We'll see. He's pretty severe, really severe. So hopefully in 48 hours, get back.